sambahin ang Panginoong butin. Ialay mga awitin sa pinahandog niya sa konihat hinilang tawang iniingatan ating dakilain at sambahin ang Panginoong butin. Ikalay mga awitin sa pinahandog niya sa sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunitan natin ang kapistahan ni Apostol San Mateo, isang manunulat ng mabuting balita. Upang maging karapat-dapat tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. At sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao kinanunod na niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang pinakurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Jesucristo, buktong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nakaalis ng makasalanan ng sanlibutan.
Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong habag na din namin malirip, minarapat mong hiranging apostol si San Mateo. Kaming tinutuwangan lubos ng kanyang halimbawa at pagdalangin ay pagindapatin mong maging matalik mong kaugnay sa pagsunod namin sa iyo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang espiritu. Gayun din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at suma sa lahat. Ang bawat isa sa atin, binigyan ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y tagapaghatid ng mabuting balita, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos
ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kong sabagay. At wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo na po ang lahat. Tapat na apostol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan na manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan muna ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang malakas sa palakpak ng papuri at pasasalamat para sa kanya, no? Salamat po, no? Marami tayong dapat ipinagpapasalamat. Marami nang ginawang mabuti ang Diyos sa buhay natin. Amen. Kaya nga, hindi naman lahat ang nagpupunta sa simbahan na ito, humihingi lang ng humihingi. Marami sa atin, nagpapasalamat din. Marami nang ginawa ang Diyos sa buhay natin. Ngayon po ay Webes ulit. As usual, ako po ay magre-report sa inyo ng ating naging feeding program.
ang ating iThursday feeding program ng Quiapo. Simula ho nung Marso, nagsimula tayo sa 65 lamang sila. Ngayon, baka magkamali na naman ako, sister, pang 27, tama? Pang 27 na Thursday na natin ngayon ng feeding program. Nagsimula tayo ng 65 lang. Kaninang umaga, sa tulong ng mga binibigay ninyong donasyon na ginagamit din natin at sa mga sponsors natin, ang napakain natin sa araw na ito ay 419 na mga kapatid natin. Palakpakan natin ang inyong kabutihan at ang kabutihan ng Diyos. Lagi ko po ito sinasabi, hindi man po kayo nakakasama sa mga ginagawang pagtulong ng simbahan ng Quiapo, bahagi kayo sa mga binibigay ho ninyo. Ito pong mga pagpapaayos, pagpapagawa ng ating simbahan, yung ating feeding program, ang ating mga scholarship program, ang pagbibigay natin ng tulong sa mga vendors, sa mga nakakulong, at sa iba't ibang pamayanan, sa tulong ninyo yan. Ito pong mga pinapakain natin, natutuwa ho kami sa kanila, ako lalo na, pag nagkakaroon kami ng short na katesismo. At pag nagtatanong ako sa kanila, maniwala kayo sa hindi, marami sa kanila ang nakakasagot din. Minsan ang tingin natin sa kanila, kabilang lamang sa mga sorry. Walang halaga sa lipunan. Walang kwenta sa lipunan. Anong mapapala ninyo sa kanila kung hindi naman sila makakaboto para sa atin? Kung wala naman tayo makukuha sa kanila, sila ang may makukuha sa atin. Yan ang tingin natin sa kanila. Pero pag nakilala nyo sila, yung iba sa kanila ay dating tumutugtog sa simbahan, dating may trabaho, dating may bahay sa probinsya, dating may maginhawang pamilya, may mga buhay sila dati. At kanina nakakatuwa po, isa sa ating mga sponsors na ikwento sa amin, natutuwa yung kapwa niya, benefactor din natin na nag-donate ng pagkain kanina. Ang sabi niya habang siya'y nagbibigay doon sa ating mga inaalagaan, magdadasal kayo lagi. Dati, kagaya nyo lang ako, pumipila rin ako. Ano ang magandang mensahe ng araw na ito para sa atin? Mula sa santo na pinagdiriwang natin ngayon, San Mateo, hindi lang siya isang apostol, hindi lang siya isang manunulat ng mabuting balita. Kung babalikan natin ang dating buhay ni Mateo, isa siyang makasalanang tao. Hindi lang siya nagtatrabaho bilang maniningil ng buwis, nandadaya rin siya. Meron siyang dating makasalanang buhay. Kagaya ni Pablo sa ating unang pagbasa, si San Pablo bago siya makilalang isang dakilang alagad ni Kristo, siya ay naging numero unong tagausig ni Kristo. Pero anong ginawa ng Panginoon sa dalawang taong ito? Pareho silang binago ng Panginoon. Kapag tinatawag tayo ng Diyos, huwag kang laging nagdadalawang isip, nag-aalinlangan, kinakabahan, nagdududa. Una, dahil sa sasabihin ng ibang tao sa'yo, ano yung mga linya natin? Nakita mo si ano? Eh dating ano yan? Kilala mo si ano? Dating ano yan? Kaya minsan natatakot tayong magbago. Kaya minsan nahihiya na tayong ipakita na may mabuti, may maganda tayong magagawa dahil lagi mong iniisip ang sasabihin ng iba sa dati mong buhay na minsang naging makasalanan. Tanda mo ito, nagkamali ka lang, pero hindi ka masamang tao. Siguro nagkamali ka lang,
pero hindi ka masamang tao. Kaya araw-araw, huwag nating pagdududahan. Hindi lang ang kaya nating gawin, higit sa lahat, ang kayang gawin ng Diyos para sa iyo. Na araw-araw, kagaya ni Pablo, ni Mateo, at ng marami pang sumunod kay Kristo, na dating may kahapong makasalanan, huwag mong kalilimutan, araw-araw, kayang baguhin ng Diyos ang kung anumang mali sa sarili mo ngayon, ang kung anumang mali sa pagsasama ninyo ngayon, ang kung anumang mali sa mga iniisip at ginagawa mo ngayon, walang hindi kayang gawin ng Diyos. At hindi porkit pinanganak ka ng mahirap, mamamatay ka lang ng mahirap. Hindi porkit naging mali ang simula, hindi pwedeng magkaroon ng tamang ending. Lagi nating tatandaan, araw-araw, kayang baguhin ng Diyos ang anumang isang bagay na mahirap, na kulang, na mali sa buhay mo ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating misa, mga kapatid, sa tulong ng mga panalangin ni San Mateo, nawa, katulad ng kanyang ginawang pagsunod, katulad ng ginawa niyang pag-iwan at pagtalikod sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa kasikatan, huwag na huwag mong pagdududahang piliin ang Diyos. Sa buhay, hindi pera-pera lang. Hindi laging money matters. Dapat manner matters. Mas piliin natin kung ano pang mabuti at tama ang magagawa natin kesa sa mga bagay na nagpapahina at sumisira lang sa atin. Araw-araw, mas ito ang pakinggan, ang paniwalaan mo. Araw-araw, naniniwala ang Diyos. Kaya mo pa rin magbago at maging mas mabuting tao. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang buhay ni San Mateo ay binago ng pagtawag at hamon ng guro. Nawa ang aming mga panalangin ay magpahayag ng pagbabago ng buhay at maging sensitibo kami sa pangangailangan ng iba. Ang ating pong itutugon, Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga programa para sa pagbabago naway maging tanda ng ating buhay Kristiyano. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Atin nawang tanggapin ang hamon at tawag sa pagbabalik-loob sa halip na mahikayat sa pang-aakit ng mundo. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga may kinalaman sa mga bagay tungkol sa pananalapi, naway hindi matuksong ipagpalit ang kanilang kaluluwa para sa kayamanan at kapangyarihan. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga may kahinaan sa kanilang espiritual na buhay, naway humanap ng tulong sa sakramento ng pakikipagkasundo. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga yumao, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan.
Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at pangangailangan. Patuloy nating ipagdasal ang mga kapatid nating bilanggo at ang kanilang mga pamilyang malayo sa kanila ngayon. Ang mga taong nagkasala at nagkamali sa atin. Ang mga kapatid nating walang maayos na tirahan at makain araw-araw. Ang mga may sakit at nag-aalaga sa mga may sakit. Ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo sa buwan na ito. At ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming makapangyarihan, sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Mateo, tanggapin mo po ang mga kahilingan ng iyong bayan, ang bagong Israel, na tinipon ng biyaya ng iyong muling nabuhay na anak, na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga na hangkain, gawa ang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan. Nang sa amin maging tunay na katawad tulog ng anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng panalangin at mga alay, ngayong kapistahan ni San Mateo, kami nagsusumamong iyong maawaing tunghayan ang sambayanan mo na iyong inaaruga sa pananampalatayang itinuro ng mga apostol sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa itaasan, pinagpapalang.
Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming arsobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumao nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Mateo, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka.
Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na magbago at maging mas mabuting tao. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na nakakakita sa iyo, ang tunay na nakakakilala sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon. Sa daing ng mga aba at hihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako
ipahayag ang kalayaan sa mga bihag. Bigyang paningin ang mga bulag, dalhin ang nasa didim sa may liwanag. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumulong sa daing ng mga abang at hihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Ang inaapi at mga sinisigil ay sa mga hilahin. Ipapahayag ang pagsapit ngayon ng tanging pagliligtas ng Panginoon. Sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Ang magandang balita ng kaligtasan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa galak ng katubusan na siyang sanhi ng masayang pagpapatuloy ni San Mateo sa manunubos upang makasalo sa kanyang tahanan. Ipagkaloob mong lagi naming tanggapin bilang pagkain siyang naparito upang tawagin ang mga makasalanan at hindi lamang ang mga banal na ngayon kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po nagpapasalamat ang simbahan ng Quiapo hindi lang sa pagsisimba ninyo kundi sa patuloy po ninyong pagbibigay din ng tulong donasyon
sa anumang abot ng inyong makakaya at kabutihan, huwag niyong mamaliitin ang anumang mabuting kaya pa ninyong gawin at gusto ninyong gawin. Yung mga pinansyal na tulong po sa ating parish office, yung pong mga in-kind donations, bigas, kape, dilata, noodles, natakot ako dahil mataas ang bigas, pero patuloy pa rin ang pagdating at pagbibigay ninyo. Yung pong malinis na tubig at sabon para sa mga kapatid natin sa bilangguan, ibinibigay ho natin yan hindi lang pag may kalamidad, kundi sa bawat tawag ng pangangailangan ng mga kapatid nating higit na naghihirap. Maraming salamat din, syempre, sa ating Father Frank na laging sumasama din sa ating misa, na sana kung paano hindi nagbabago ang pagmamahal niya sa Diyos at sa misa, ganun din, huwag magbago ang kabutihan at pagmamahal natin sa Poong Nazareno. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay maggawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni San Mateo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ang siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan lahat ang inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpapatatag sa inyong pananampalataya. Ang kanilang panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,